Sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, ang isang lata ng beer ay nagkakahalaga umano ng 1,000 piso. Kaya kung susumahin ang higit 7,000 latang ito na nakumpiska ng Bureau of Corrections, aabot sa 7.5 million pesos ang halaga. First time na nakapasok na ganyang kadami, parang nag-deliver ng isang truck ng beer. Yung isang beer na yan, baka balasing ka pag nalaman mo presyo. 1,000 ang bentahan niyan. Mahihilo ka talaga kasi napakamahal. Kasama ang mga beer sa higit 12,000 kontrabando na nakuha ng Bucor mula sa mga preso o persons deprived of liberty. Kabilang din dito ang mga cellphone at charger, laptop, TV, patalim, sigarilyo, gamit pang sugal at droga. Karamihan ay isinuko umano ng mga inmate habang ang iba nakumpiska sa isinagawang off-plan paglilinis ng Bucor. A nationwide directive on all operating prisons under the auspices of the Bureau of Corrections have given a directive to initiate also a dialogue na for voluntarily surrender. And as of this time, as of this reporting, reports are coming in at marami pa ibang mga dumarating dire-diretso po. Pero paano nga ba nakakalusot sa kulungan ang ganito karaming kontrabando? Sabi ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr., hindi malayong sangkot dito ang ilang tauhan ng Bucor at BJMP. They will be relieved of their duties and then they will be assigned to a unit that they can be made easily available for the conduct of investigation. Kasama po yun sa investigation? Yun date po. Opo. Oh. Siyempre kasi may nag-receive niyan, may nagpasok niyan, kung anong truck niyan. All of them. Opo, ay imbestiga po lahat yan. It was during the time when the personal BJMP on secondment status, they were the one who are in charge of the maximum, medium, and security. Not all are not all. We are still in the process of investigating it. Ayon kay Katapang, magpapatupad siya ng one-strike policy sa kanyang mga tauhan na sangkot sa katiwalian. Pagka naging kaibigan mo lahat yung mga prisoner dito o inmates o PDLs na gusto magbago, kahit pader magsasalita. So yung intelligence gathering ko, no, isa-isahin ko lahat yan. Ito yung mga employees dito. Ano bang ano ito? Pamilya ito? Ano ba, may kaso ba ito? O may dati ba ito na-involved na? Stricto ako sa galaw ng hindi lang ng inmates, pati mga tao ko. Eh nakita ko gumagalaw, gumagawa silang katarantaduhan. Di, pasensyahan na lang. Paliwanag ng opisyal, iniutos niya ang pagpapasuko at pagkumpiska ng mga kontrabando kasunod ng findings ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na may traces ng droga sa katawan ng namatay na inmate na si June Villamor na umano'y middleman sa kaso ng pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Katunayan, isa sa ilalim umano sa forensic examination ang mga nakuhang cellphone para malaman kung kasama rito ang cellphone ni Villamor. Sa ngayon, 13 PDL na persons of interest sa kaso ang na-secure at itinurn over na ng Bucor sa Department of Justice. Samantala, tumanggi ng magkomento si Katapang sa mga akusasyon ng suspendidong Bucor chief na si Gerald Bantag laban sa kanya. I don't need to answer those, no? Kasi maano pa ako, out of focus pa ako sa trabaho ko eh. Malinis naman yung konsensya ko, bakit ako na napunta dito. Good luck. Yun lang. Good luck, sir, saan? Good luck sa hinaharap niyang problema. Kasama si Bantag sa mga person of interest sa Percy Lapid killing. Bianca Dava, ABS-CBN News.